Gusto mo bang makapagtrabaho dito sa UAE or gusto mo lang pumunta dito para magbakasyon? Kung ako ang tatanungin nyo guys, mas gusto kong pumunta dito sa UAE para magtrabaho. Aba, kung ang sagot nyo ay katulad ng sagot ko, aba, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Planuhin mong mabuti, tawagan mo yung iyong mga kapamilya, kaibigan, kapatid, or sino pa man yung nasa UAE. Patulong ka sa kanila, sabihin mo, I wanna go there, I want to find a job. Kung andito ka na, ako na ang bahala sa'yo. I will give you a nice advice, a nice tips on how to get a job easily, very fast here in UAE. What's up guys? What's up mga kahags? Welcome back to my channel. My name is Jester Hugo. Kung bago lang kayo at hindi nyo pa po ako kilala, better to subscribe to my channel. I-click nyo lang yung subscribe button. Hit that notification bell para always kayong updated sa mga latest vlogs na ina-upload ko dito sa channel ko. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina guys, kung gusto nyo bang pumunta dito sa UAE para magtrabaho, UAE, United Arab Emirates. Yes! Nagpunta ako dito sa UAE, I think, 2016. Nagpunta ako dito last June, I think. So, today, this month, 3 years na ako dito sa UAE. I'm so thankful. I'm so glad that I'm here. Tourist visa tayo dito. Medyo, alam nyo yun guys, medyo mahirap. Kasi syempre, wala akong kamag-anak dito. Kaibigan lang. Shout out sa kaibigan ko na sila yung tumulong sa akin. Diyan, sina Rodel. Hello, hello. Sina Froy. Hello, hello, hello. And sila yung nagtulong sa akin at kumupo sa akin. Then, nakapag-bed space ako dyan sa May Alriga. At ayun, so doon na nagsimula yung journey ko dito sa UAE. Ayun ang ituturo ko sa inyo, yung mga advice na ibibigay ko sa inyo, yung mga experience na nangyari sa akin dito sa UAE. Sa paghahanap po ng trabaho. Kaya kung ikaw ay pupunta dito sa UAE para makapaghanap ng trabaho, planuhin mong mabuti. Paglapag ko pa lang, I mean yung nasa Saudi Arabia pa lang ako, pinaplano ko ng mabuti yan. As in, planado na yan. Dito na ako, sabi ko, sana, I will push myself na sana in 1 month makahanap kaagad ako ng work. In 1 month. So, I have 3 months here, 3 months visa, para safe na safe tayo. Kasi kung 1 month lang kukunin natin visa, medyo tagilid tayo. Especially, kung solo ka lang dito sa UAE at wala kang kamag-anakan. So, it's better than, you know, safe than, you know, kung tagilid tayo. So, nag 3 months ako and then, I'm so thankful. In one month, nakakuha ako ng trabaho. Sa sipag at syaga. Yun ang aking advice. Yun yung aking tips na ibibigay para sa inyo. I'm so glad to share with you guys yung my experiences na yun. So, handa na ba kayo guys? Handang-handa na kayo, right? So, without further ado, let's start the tips. Alright mga kahag, syempre nasa Pilipinas ka pa lang. Syempre kung pupunta ka dito guys, syempre dasal-dasal ka, punta ka sa simbahan, hingi ka sa kanya. Huwag kang hihingi kay Lord ng trabaho, okay? Humingi ka sa kanya ng guidance, humingi ka sa kanya ng strength, humingi ka sa kanya ng tapang para harapin lahat ng susungin mo pagdating mo dito sa UAE. Ganun lang 'yon. Kasi kapag ginawa mo lahat 'yon, kapag lagi matatag ka, kapag nagtiwala ka, everything will be follow. Yes. Tip number 1, prayer. Praying. Pray! Yes! Siyempre kapag tip number 2 na tayo, kapag andito ka na sa UAE, nakalapag ka na ng bonggam-bongga, na naramdaman mo na yung init, kung summer ka man dumating dito at naramdaman mo na yung init ng Middle East, kung winter ka man dumating dito at naramdaman mo na yung parang Philippine weather lang, siyempre, I have some kodigo here. Right, wait. Ayon. So, alamin mo ang mga lugar kung saan ka pumunta.
For example, pumunta ka sa Abu Dhabi. For example, pumunta ka sa Sharjah. For example, pumunta ka sa Dubai. Mag-ikot-ikot ka, friend. Huwag mong hayaang tumambay ka lamang dyan sa bahay. Kung tatambay ka lang dyan sa bahay, di sana hindi ka nalang pumunta sa UAE at tumambay ka nalang sa Pilipinas dyan sa bahay nyo, nag-fishball at nag-kwek-kwek ka nalang. Tambay-tambay din sa labas, guys. Alamin mo kung saan yung south, alamin mo kung saan yung north, alamin mo kung saan yung east, at alamin mo kung saan yung west. Para for example, may tumawag sa inyo, ito ang address na pupuntahan nyo for initial interview. At least hindi ka nga, hindi ka ekse-ekse na kung saan ka pumunta. South pala yung iyong pupuntahan, napunta ka sa west kasi wala kang alam. So it's better for you to familiarize first the place or the area kung saan plano mong magtrabaho. Ganito kasi ako dati, guys. Pagkalapag ko pa lang dito sa UAE, dito sa Dubai. Tulog lang ako for siguro ilang oras lang ako natulog, ganyan-ganyan eksena. Kasi nga syempre, excited ako. One of my dream country kasi is Dubai or UAE. Yes, aminin na natin 'yan. Naglakad-lakad ako kahit hindi ko alam 'yan. Tapang lang, guys, tapang. Naglakad-lakad ako, pumunta ako kahit saan-saan. Actually, sumakay pa talaga ako sa metro. Sa metro talaga. Nagpunta ako from UAE Exchange to Rashidiyah. Talagang binunggambong ako yung balikan para at least alam ko kung ano yung mga station, kung anong meron dito, kung anong meron dyan, kung kapag bumaba ka ba dito, ano yung makikita mo. Ganyan yung ginawa ko nung familiar ako ng area. Nakakatuwa nga that time kasi talagang hindi ako tumitigil sa bahay. Nasa labas lang ako lagi. As in, sa labas lang ako lagi. Ganon ang eksena ko. Nagfamiliar muna ako ng area. So, syempre guys, kapag naikot-ikot mo na yung area, syempre dapat kapag nag-a-apply ka, hindi lang naman yan, pupunta ka sa isang area na ngayon at may kukuha sa'yo. Hello, alika, apply tayo dito, may hiring dito, e-exena tayo. No. Syempre, mag-prepare ka ng super exenadorang CV, curriculum vitae, resume, bio data. Eksenahan mo na ng bonggang-bongga, okay? Huwag nang patumpik-tumpik pa, gandahan mong masyado, okay? Educational attainment, experiences, duties and responsibilities, ganyan. Eksenahan mabuti yung CV mo, gandahan mo, at syempre, dapat confident ka at alam mo kung anong pinaglalagay at pinagsasabi mo doon para baka naman pagtanong sa'yo, ano, dito ka pala nag-aaral, dito ka pala nagtrabaho. Wala kang alam kasi gawa-gawaan mo lang yun doon. At least kahit gawa-gawaan mo man lang yon, at least napag-aralan mong mabuti at naeksinahan mo mabuti para kung tanungin ka, ay di pasok sa mga. Ganun yun. Alamin ang mga website. Ayan, mga website na pwede mong pasahan ng CV. Alamin kung paano mag-register sa mga website. Kasi dito sa UAE, uso ang online application. So, pwede ka sa my LinkedIn, pwede kung saan-saan dyan. Magtanong-tanong ka sa mga kakilala mo, sa mga kaibigan ng kamag-anak mo dito, kung saan mo pwedeng mag-login, kung saan pwede mag-register, at ikembot mo ng bonggang-bongga yung CV mo doon para at least makikita ng mga company na bonggang-bongga ka at pasok ka sa kanilang banga. Eto pa, guys, mas mabuti pang magbabad ka sa kahanap ng position or mga bakanting eksena pag-a-applyan mo kaysa magbabad ka sa Mobile Legends na yan, okay? Inap muna tayo sa Mobile Legends, guys, okay? If you are addicted sa Mobile Legends, guys, come on, isipin yung mabuti. Kapag na-expire yung visa nyo, hindi ka kayang i-renew ng Mobile Legends, hindi ka kayang i-renew kung sino man yung karakter na pinoportray mo dyan sa Mobile Legends na yan, okay? Trabaho first before Mobile Legends, okay? Syempre naman, guys, wag din puro online backs, okay? Baka namro ka na online, hindi ka na lumabas ng bahay kasi sabi, online daw, puro online kasi dito sa campus sa UAE. No, guys, come on, mga kahags, hindi lang puro online dito. Labas-labas din pag may time. Pumunta ka sa mga party, pumunta ka sa mga gatherings, kahit hindi ka invited, pumunta ka, please, pumunta ka. Pumunta ka sa mga church, or pumunta ka sa mga, for example, may mga single for Christ, or pumunta ka sa mga may birthday yan, punta ka doon. Kahit hindi ka invited, puntahan mo. Kunwari invited ka. Ganito kasi yon, ganito. Ang advantage ng pumupunta ka sa mga eksenang ganyan is magkakaroon ka ng connection. Friends. Makipag-friend ka. Palawakin mo yung connection mo. Okay?
mas magandang malawak ang connection mo because most of the time, dyan ka makakahatak or makakakuha ng idea kung saan may hiring, kung saan may tanggapan, kung saan pwedeng magpasa ng CV, or luckily, baka mamaya ang ma-friend mo is HR manager pala. Aba, pasok na pasok ka sa mga becks. Tawakin mo yung eksena mo, guys, kasi ganun ang ginagawa ko. Super friend ako sa labas. So, kailangan mo mangimaboka eh. Kasi, in the end of the day, makakatulong din sila sa'yo. Improve your socialization. Socialization. Social life. No, social life tayo. So, ganun. Munti ko na makalimutan, guys, ang isa sa pinaka-importanting advice ko sa inyo, guys, para makahanap rin kaagad kayo ng trabaho, yung tinatawag nating walk-in. Ayan, huwag tatambay-tambay sa bahay, huwag maglalaro ng Mobile Legends na yan. Labas-labas rin pag may time, pasukin mo lahat ng building, pasukin mo lahat ng offices. Kung office work yung hinahanap mo, kung retail naman, pasukin mo lahat ng mall, na magdala ka ng CV, magpasa ka sa lahat ng boutique or mga brand outlet or shop dyan, para at least malay mo, machempohan mo, may interview pala dyan, at malay mo, matanggap ka kaagad within that day, di ba? Ganun lang yan, lucky charm lang ang eksena. So, yun guys, isa sa napaka-importanting tip ko sa inyo. I-exercise nyo mga binti nyo, maglakad-lakad kayo, dalhin nyo ang CV nyo, panalo yan. So, ito na nga, may tumawag na. Hello, pwede mag-report ka po dito tonight, tomorrow, 9 a.m. Report po for your initial interview, for your, you are shortlisted or blah, 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 blah. Ito na, this is the day. Ow, aray. So, masabit yung braces ko, wait. Tinawagan ka na ng employer, tinawagan ka na ng isang secretary na for interview ka na. Ayan, gawaan mo na ng eksena, day. Pag-aralan mong mabuti yung pinasa mong CV, mag-review ka, i-review mo lahat. Kung ilang taon ka na, or kailan ka tumae, or kailan ka umihi, and whatsoever, i-review mo na lahat ng information doon, guys. Even the company you're applying for, i-review mo din. It's your guts, come on. Kapag tinanong ka, oh my God, alam niya yung history ng company. So, ibig sabihin, you are super interested na maka-join or maging part ng team ng company yon. Okay? If you are applying for the retail brand, i-fashion mo na ng bonggam-bongga, crazy fashion, i-bonggam-bongga mo na yan. Kung if you are work or applying for office top, i-formal mo ng bonggam-bongga. Isa, huwag kang magsuplada doon sa mga co-applicant mo na feeling mo ang ganda-ganda mo. No. Huwag kang magsuplada sa mga co-applicant mo. Okay? Instead, kausapin mo sila, kaibiganin mo sila. Huwag kang uupo lang at magsusuplada ka, okay? Hindi ka pa or wala ka pang trabaho. Wala ka pang trabaho, huwag ka pang magsuplada. Huwag mo kaming supladahan, ha? Gusto mo kutusan kita ng bongga. Eto na. Nagustuhan ka ng company, nagustuhan ang sagot mo, nagustuhan ang performance mo. Sabi nila, you are hired. This is it. Offer letter. Basahin sa offer letter kung sa tingin mo bonggam-bongga ang offer sa'yo, kung 5 digits ba yan, or 6 digits ba yan, or 2 digits lang, or 3 digits lang yan. Kung sa tingin mo okay na, go na. Pero kung sa tingin mo hindi pa, at confident ka pang makakahanap ka pa ng iba, decline. Okay? Pero kung sa tingin mo parang namumulubi ka na at wala ka ng budget pang exit, at wala ka ng budget pang bayad sa partition or sa bed space, igora may mo na, besh. Kasi makapagpavisa ka lang. Ano mo yun? Hindi na uso yung mga eksena na wag muna kasi may tatawag pa niyan for sure. May tatawag pa nito for sure. Sa kakahintay mo, nga ka, wala na nang tumawag sa'yo, ayun. Punta o man or ang masaklap punta ng Pilipinas, wala kang naiuwi kundi maleta mong puro damit. So, huwag kayo basta-bastang oo or hindi. So, planuhin yung mabuti, isipin yung mabuti kung pasok ba or panalo ba kayo or talo ba kayo. So, bakit yun naman i-accept yung
offer letter kung talo kayo, di ba? Huwag ganun. Yung i-level nyo lang na sa tingin nyo may maipapadala pa ako sa Pilipinas, sa mga kamag-anak ko, sa family ko, or may pambibili pa ba ako para sa akin pag sahod ko, or mapupunta lamang ba yung sahod ko doon sa may-ari ng bahay, sa mga utang ko sa Pilipinas, hindi ka rin makakaipon, edi sana hindi ka nalang pumunta ng UAE, edi sana nag-stay ka na lamang sa Pilipinas. I'm so happy to share with you guys kasi yun ang nangyari sa akin guys ganito. Nagpunta ako dito ng July, naka-work na ako. Within exactong isang buwan, nakahanap na po ako ng trabaho. Natanggap ko na yung offer letter. I have some offers, I think 3 offers yun. Pero nagustuhan ko yung offers na pinagtatrabuhon ko ngayon. And I'm so glad, I'm so happy na tinanggap nila ako at nag-i-enjoy po ako sa trabaho ko. And then, ngayon po, recently lang, kinuha ko yung kapatid ko from the Philippines. Kinuha ko yung kapatid ko, bunsong kapatid na babae. And same advices na ginawa ko sa kanya or sinabi ko sa kanya. And I'm so thankful na wala pang isang buwan, nakahanap na siya ng trabaho. And sa period of 1 month, marami na siyang interview at marami na rin siyang napasukan. As in, super amazing talaga si Lord at super amazing yung blessings na binigay niya sa amin magkapatid. So, I'm so thankful and I'm so glad na sana and keep praying na sana kung kayo man ay nagbabalak na pumunta dito sa UAE, kung saan parte man yan ng mundo, kung dyan man yan sa Europe, sa Amerika, or sa Asia, or dito sa Middle East, sana nakatulong po yung advice ko sa inyong lahat. Or if you want to add something na magandang i-advise sa ating mga kababayan, sa ating mga OFW na gustong makahanap ng trabaho ng mabilisan. Alam ko naman guys na hindi lahat ng bagay ay nakukuha sa bilis. Kailangan din talaga meron yung kapalit. May kapalit na luha, may kapalit na sakit, may kapalit na pagod. Everything will be having some exchange. I mean na sa lahat ng paghihirap, lahat ng emosyon na i-release mo, makamit mo lang yung gusto mo. For sure, Lord God will grant you a perfect gift na fit doon sa wish niyo. Yun lang guys, thank you so much for watching my vlog and I hope you guys are kinda, may natutunan or may nakuha kayo sa aking eksena today. And kung hindi niyo pa po ako na-subscribe, please click the subscribe button below, hit that notification bell and don't forget to likes and thumbs up and comment down below. Yes, para ma-shout out ko kayo sa next vlogs ko. Thank you so much and I love you.